Alas 12 po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Mahilig ka ba sa farming? Alam mo ba na pwede kang yumaman habang nagpo-provide ka ng needs ng ibang tao? Kung yan ang gusto mo malaman, pag-usapan natin kung paano ka yayaman sa pagmamay-ari ng farmland. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba, ang pagmamay-ari ng farmland ay isa sa mga pinaka-powerful na para tayo ay talagang umunlad sa buhay. Dahil sa lupa, ang number one, tumataas po ang presyo. And then number two, pwede natin gamitin to parang pangkabuhayan. Diba? Number one, bakit po napakaganda ng farmland? Kasi nga, tumataas po ang lupa, lalo na kung ito ay na isang strategic na location. Ang farmland po ay nagpapalago at nagpapaunlad. Pwede ka rin magkaroon ng tinatawag na ROI sa pamagitan ng capital appreciation. Ang ibig sabihin ng capital appreciation, yung capital na nilagay mo ay tataas ang presyo. That's number one. Number two, consistent po ang demand. Hindi po nawawala ang pangailangan ng pagkain. Ang pag-iinvest sa farmland po ay isang sustainable na pamamaraan para tayo magkaroon ng tinatawag na sustainable income also na tuloy-tuloy. Kaya ang tanong, paano po natin gagawin yan? No? Paano tayo kikita? Number one, pwede kang kumita sa crop production. Pinaka-basic, pagtatanim po ng mga gulay, palay, prutas at iba pa. At pwede mo ibenta sa merkado yan sa mga groceries, pati na rin sa mga restaurants at na mga, syempre, mga personal sa palengke. Pangalawa, pwede rin kayong magkaroon ng livestock farming. Ito ay tulad ng baka, manok, kambing, di ba? Ito ay nagpuproduce ng karne, gatas, itlog at laging may demand. At pwede mong isupply din sa mga market, even direct to the consumers. Ang kagandahan ngayon na hindi napapansin, pag ikaw ay may farmland, pwede ka nang gumawa ng agritourism. Diba? Yung pinatawag, maraming tao interesado na sa mga farm experiences. Pwede mag-organize ng farm tours, pick your own activities, or farm staycation. Oh, diba? At syempre, maganda rin yung tinatawag ng mga value-added products. Ha? Pwede na kayong gumawa ng mga ani, diba? Mga bagbenta ng lettuce, or if not, gumawa kayo ng mga finished product. Kung may pili, gumawa kayo ng pili nuts. Diba? Organic jams, pickles, diba? Even farm-to-table products na pwede mong ibenta sa mas mataas na presyo. Kaya kung kikitignan po natin na ang benepisyo po pag kayo pumasok sa ganung business, number one, nagkakaroon tayo ng food security sa ating bansa. Alam mo, darating ang panahon, wag naman po sana, baka kahit ang dami mong pera, pero pag wala kang mabilan ng pagkain, walang halaga ang pera. Pangalawa, nagkakaroon ng job creation lalo na sa loob ng komunidad. At pangatlo, nagkakaroon ng sustainability and environmental care, lalo na kung organic ang iyong pamamahala. Sa huli, gabi, mga farmland po ay isang fulfilling na paraan para tayo ay umasenso at yumaman. Ang kagandahan nito, nakatulong ka ng sarili mo, nakatulong ka pa sa iba. O ano, panahon na para tumingin naman ng farmland, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Pastor Apollo Kibuloy at apat na kapwa niya akusado sa kasong qualified human trafficking naghain ng not guilty plea sa Pasig Regional Trial Court. Ang update dyan, live na ihahatid. Dating Bambantarlak Mayor Alice Go, balibalitang nag-aalok ng cash kapalit ng tulong sa kanya. Idedetalya sa atin ng Department of Justice. Di pa man nakakapasok sa bansa, bagyong may international name na Bebinka, nagdadala na ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Mga residente sa Canlaon, kakaba-kaba pa rin sa pag-aalboruto ng bulkan. Pagtataas sa Alert Level 3 na mimiligro pa rin. At mga bida ng Netflix hit na Emily in Paris na bumibisita ngayon sa Roma, nabigyan agad ng patikim ng Paskong Pinoy. Balitang mainit, init pa! Yan ang latest sa showbiz singahan! Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosin. One Balita Pilipinas!
Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na ang masungit na panahon sa Kabisayaan. Sa Panglao, Bohol, isa ang patay matapos tumaob ang tatlong bangka ng mga nag-island hopping na turista. Yan ang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, go ahead. Nakamute ka yata, Dale. Dale? Yes, Dale. Can you hear me? Nakamute ka, Dale. Di ka namin marinig dito. Sayang. Yes, Dale. Dale? Oh, balikan na lang natin si Dale, ano? Balikan na lang po natin si Dale maya-maya lamang habang inaasikaso po yung kanyang audio doon. Samantala, naghain ng not guilty plea si Pastor Apollo Quiboloy at ang apat na kapwa niyang akusado sa arraignment ng kaso nilang qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Para po sa update, live na magbabalita sa atin si Mon Gualvez. Mon, para lang din sa kaalaman ng lahat, ano ba yung mga batayan ng qualified human trafficking case laban nga dito sa Kingdom of Jesus Christ founder? At syempre, bagamat inaasahan na ito, bakit daw not guilty ang inihaing plea ni Quiboloy sa naturang kaso? Yes, Angela, maganda linawin nga natin yan, no? Isang non-bailable offense itong isinampang qualified human trafficking dito nga sa pastor, no, kay Pastor Apollo Quiboloy. Nag-ugat ito dahil sa reklamo na inaakusahan nga ang pastor na nagtatraffic ng ilang mga miyembro ng KOJC, particularly mga kababaihan na mga menor de edad as young as 12 years old para magbenta ng ilang goods at makapag-raise ng funds para sa kanilang simbahan. At yun nga, no, naghain ng not guilty plea ang kampo nitong si Pastor Apollo Quiboloy kasama na nga rin yung apat na iba pang kapwa niya akusado. Umiiwas sa media at sa panayam ang kanyang abogadong si Attorney Israel Tutorion, pero sa maikling nabanggit nito, ang sinabi lang niya, not guilty ang inihaing plea dahil naniniwala silang inosente at walang kasalanan ang kanyang kliyente. Angela. On, sino-sino ba yung mga humarap sa pagbasa ng sakdal? Oo, bukod kay Pastor Apollo Quiboloy na huling ibinaba, no, sa PNP Coaster kanina kasi apat ang naunang bumaba dito, kabilang dyan si Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at saka si Sylvia Simanez, lahat ito ay pawang nakasuot ng Kevlar vest, no, Kevlar helmet, bulletproof vest at saka may mga posas sila, no. Si Pastor Quiboloy ay tinakpan nga yung kanyang posas ng tela. Bukod sa lima, dumating nga rin dito ang abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Torion at yung complainant na si alias Amanda na nauna ng humarap sa Senado. Angela. Dagdag ko lang mo, ano, bakit ba sila nakasuot nito mga bulletproof vest, yung helmet? Meron bang banta sa kanilang buhay? Oo, yan yung pinaka-premise at sinasabi nga ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy na may mga banta sa kanilang seguridad. Ito rin daw yung dahilan, kaya nga ito yung nire-request nila na maalis, no, o malipat ang kanilang kustudiya mula PNP patungong AFP. Ito yung matagalan nila sinasabi na merong threat, lalong-lalo na sa buhay ng pastor kasabay nga nitong kanyang mga kinakaharap na kaso. Angela. Mon, sa Davao City, no, talagang naging solid yung suporta ng KOJC members dito kay Pastor Apollo Quiboloy. May pinaabot man lang ba silang mensahe para sa mga kasapi ng kanyang simbahan na of course naniniwala pa rin sa kanya? Oo. Kanina talagang sa paglakad ni Pastor Apollo Quiboloy papasok sa Pasig City Hall of Justice, nagkakaroon ng pagkakataon ng media, bagamat pasigaw lamang ang pagtatanong natin sa pastor, sumasagot
itong si Pastor Kibuloy, no, una nung tinanong ko kumusta siya, ang sinabi lang niya, okay, maayo, no, mabuti yung kanyang sinasabi. At nung kanilang atin siyang hingan naman ng kanyang mensahe sa kanyang mga supporters at mga miyembro ng KOJC, ang tanging nasabi lamang ng pastor ay tatag lang, tatag lang. Ito yung mga salitang iniwan ng pastor habang siya ay papasok at palabas nga ng Pasig RTC para sa kinakaharap niyang mga kaso kasunod ng ginawang arraignment kanina. Angela. Pagkatapos nga nitong arraignment na ginawa dyan sa Pasig Regional Trial Court, ano na ang susunod na mangyayari ngayon? Oo, this afternoon magkakaroon naman ng another arraignment. Itong si Pastor Apollo Kibuloy kasama niyo apat na kapwa-akusado. Dito naman yan sa Quezon City Regional Trial Court, no, Branch 106. Pero ito ay gagawin lamang via video conferencing dahil nga rin sa, again, doon nga sa premise at motion nga nila na may banta sa kanilang seguridad, no. At the same time, after dito, Angela, sa after kanina, no, sa ginawang arraignment, idiniretso na itong kampo ni Pastor Apollo Kibuloy pabalik sa PNP Custodial Center. Naghain sila actually ng motion na mailipat muli, no, formally na mailipat nga sa AFP. Tatlo yan, eh. Una, pwedeng sa AFP. Pangalawa, mailipat sa Veterans Memorial Medical Center, yung AFP dahil sa seguridad. Pangalawa, yung Veterans Memorial Medical Center dahil daw sa issue naman ng kalusugan dahil nga senior citizen na si Pastor at yung isang kapwa niya akusado. Pangatlo, pwede rin daw i-consider yung house arrest at mailipat sila sa may Prayer Mountain, no, doon sa kanilang tinitirhan nga sa Davao. At pang-apat, dumalo na lamang nga sa video conferencing itong si Pastor. Agad tinutulan ng prosekusyon ang motion na yan. At habang dinidinig nga ang motion na ito, ang order ni Judge, manatili muna si Pastor Kibuloy sa PNP Custodial Center habang yung apat na ibang kapwa niya akusado ipinalilipat na sa Pasig City Jail dahil wala naman doon nakikita silang matinding threat laban sa mga ito. Angela. Panghuli na lamang muna, no, meron ka bang nabalitaan dyan na impormasyon tungkol naman dun sa yung posibilidad na pag-attend naman niya dito sa Senate hearing nila Senator Risa Ontiveros? Oo, no, actually mailap na sumagot itong si Attorney Torion sa media kanina, siguro dahil nga naisampa na nga yung kaso at saka talaga nag-start na rin yung pre-trial o yung pinaka-pagbasa nga ng sakdal or arraignment dito nga sa mga kinakaharap niyang kaso. Kaya wala na siyang naibigay na information kung paano nila pinaghahandaan din yung posibilidad na pagharap ng pastor at ng mga kapwa niya akusado sa Senate hearing sakaling ang imbitahan at tawagin sa ginagawa ni namang separate investigation doon. At maidagdag ko lang din, no, Angela, kanina, dapat magsasagawa na rin ng pre-trial pero hindi ito natuloy, kinansela ito dahil nagsabi yung apat na ibang akusado na wala silang abogadong present dahil di naman doon nila abogado itong si Attorney Torion who used to be counsel lamang ni Pastor Apollo Kibuloy. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Samantala, babalikan muna po natin si One News Cebu Desk Editor Dale Israel tungkol nga po dito sa update sa sumasamang panahon ngayon sa Kabisayaan. Dale, go ahead. Yes, mayang udto, Angela. Patay ang isang bangkero matapos tumaob ang apat na motorbangka sa karagatan ng Gatang Island o Cat Island sa Panglao, Bohol. Base sa investigasyon, unang tumaob ang tatlong recreational boats na Margie 2, Plaza 2 at Leia Marie bandang tanghali kahapon. Nang tumaob ang MBCA Memar Nico, nakuha ang bangkay ng boatman ito na 62 taong gulang na nakilalang si Lito Vistal. Naligtas naman ng Philippine Coast Guard Station Panglao ang may 20 turista na nasa gitna ng island hopping activities sakay ng apat na motorbangka. Ayon sa Coast Guard Central Visayas, biglaan daw nag-iba ang panahon ng bumuhos ang malakas na ulan at tumaas ang alon sa dagat. Nagpalabas na rin ng pagbabawal sa paglalayag ang ng mga maliliit na mga pandagat na sasakyan pati mga fishing boats, ang Sikihor Coast Guard Station pati ang Western Bohol Station nito. Kanselado na rin ang lahat ng mga island hopping activities sa bayan ng Malboal dito sa Cebu. Angela, malakas ang buhos ng ulan kahapon ng tanghali hanggang sa magdamag dito sa malaking bahagi ng Cebu, lalo na dito sa southern portion ng isla kung saan ako nakatayo. May pagbugso din ng hangin kagabi kasabay ng mga pag-ulan. So far, wala namang mga naiulat na mga iba pang mga insidente dito sa Cebu dahil sa mga malalakas na ulan. Angela, kaninang umaga ay tumigil ang ulan pero ngayon ay biglang buhos na naman yung ulan dito sa Cebu kung saan ako
nakatayo. Sa likuran ko ay yung Tanyon Street. Hindi nga lang makikita yung Canlaon Volcano. Sumilat ng araw kanina pero ulan na naman. So sabi ng PAGASA, Angela, patuloy lang mag-antabay ang mga tao at maging alerto dahil patuloy ang ulan hanggang bukas. Mokin ang balitang dako, karong adlaw, gikan diri sa Aluginsan, sa habagatang bahin sa Sugbo. Balik sa iyo, Angela. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Samantala, pinaiimbisigahan na ng Department of Justice or DOJ ang umano'y mass grave sa loob ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Gayun din po ang sinasabing panunuhol ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaugnay po niyan, makakasama natin ngayong tanghali si Justice Undersecretary Nicholas T. Magandang tanghali po sa inyo, USEC. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Angela. Salamat sa pag-imbita. USEC, kanino po nang galing yung impormasyon na meron nga daw pong mass grave dito sa Pogo Hub sa may Porac, Pampanga? At do we have any idea kung sino-sino daw po yung mga supposedly or allegedly na inilibing dito? Yung impormasyon na to ay nanggaling na din dun sa mga biktima. Mga biktima ng human trafficking na tumutulong sa amin dito sa kaso. No? At ito, kung sino mga nakalibing doon, maaaring mga ibang naging biktima din ng human trafficking na mga banyaga. No? Kasi alam naman natin sa balita at sa mga Senate hearing, itong Pogo Hub sa Banban, ito yung pinaka, mukhang ito yung pinakamalupit na Pogo Hub dito, no, na hindi lang simpleng torture yung mga nagaganap, no, umaabot talaga sa patayan ng mga foreign nationals na nandun. Una na nga po nag-request ng search warrant ang PAOK para nga daw po ma-check nila itong sinasabing mass grave doon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. And I was wondering kung magkakaroon din po ba ng hiwalay na operasyon o investigasyon ang DOJ regarding this? Ay, wala nang hiwalay. No? Coordinated kami ng PAOK dito. In fact, mula sa umpisa pa lang, noong unang raid dito sa Lucky South 99, kasama na yung mga piskal, no? Tsaka may ibang taga-DOJ sa operation na to. Mula noon naman, may ginawa na kami isang team consisting ng PAOK, ng mga DOJ prosecutors, ng law enforcers, at iba pang mga alagad ng batas upang imbestiganihin na lahat ng mga aspeto nitong Porac operation. Do we have any idea or information po kung kailan po marirelease yung approval mula po sa korte regarding this search warrant? Alam ko, ipa-file pa lang yung search warrant. Tinatrabaho pa lang ng team namin. Hopefully, kung ma-file yan, tingin ko di na ma-file yan today, baka sa sunod na linggo. Mm-hmm. Tapos once ma-file yan, kung okay naman sa judge, mabilis din ang release nito. Ano naman po yung epekto nito po sa kaso ng mga sangkot sa Pogo sakali nga pong mapatunayan na itong allegation na to na meron nga pong mass grave? Sa ngayon, para sa amin, sapat na yung ebidensya na hinain namin laban sa mga respondents. No? Kasi kung naalala nyo, Angela, nung isang linggo, nag-file na kami ng panibagong kaso para dito sa Lucky South 99, kasama nga dito si Nakasandaong at yung mga iba pang boses ng Pogo na to. Para sa amin, yung ebidensya na kasama doon, sapat na. Pero itong evidence, kung sakaling may makita tayong mga bangkay doon sa loob, dagdag ebidensya pa to, laman dito sa Lucky South 99. No? At bukod doon, no, para sa amin, importante din talaga malaman ng mga taong bahay yung magandang bagay. No? Kung kahit na karumal-dumal, kahit na di maganda, nasa interest ng taong bayan, malaman kung gaano talaga kasama ang mga illegal pogos na to. If I can remember it correctly, ito pong si Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK ay sinasabi po niya na magkakaroon daw po ng coordination din with other agencies regarding dun sa mga listahan ng mga missing persons na kung sakasakali po pwede nilang maibangga doon sa allegedly mass grave kung makakakuha sila doon sa Porac, Pampanga. Do we have information on this? Nakakuha na po ba ng mga listahan and ano pong mga foreign nationals po ito? Ngayon ko lang naminig yung sa listahan, pero ako, sangayon ako dyan, no? malaking tulong ang magbibigay ng ganyang klaseng listahan para sa investigasyon. No? So malamang, no? Ngayon ko lang ito naisip na kung meron mang ahensya na makakatutok sa listahan o makakabigay ng listahan, ito yung Bureau of Immigration. No? So titinan na lang nila kung sino yung mga foreign nationals na pumasok at di natin ma-account for. So maaaring, no? kung sakaling may tagpuan tayong mga bangkay doon, no? Maaari sila yun. USEC, taking this opportunity to ask you na rin regarding this, yung isa pang issue ngayon, yung tangkang panunuhol, umano ng 1 billion pesos eh, no, ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Do you have information on this? This is actually pumutok po itong balita nito from former Senator Panfilo Lacson.
kami, hindi kami magtataka kung may ganyang posibilidad. Dahil kita naman natin, no, kung gaano ka kayaman, gaano ka konektado, gaano ka daming resources itong grupo behind the illegal pogo, no. Si sila Mayor Alice Guo, may kita natin, no, sa Salen pa lang niya, no. Parang hundreds of millions of pesos ang declared niya sa Salen niya, no. So di kami magtataka kung may ganong posibilidad na pera na umiikot. Pero syempre kami naman sa level namin, wala naman akong personal knowledge na may nakalok sa amin or sa grupo namin dito. Pero di kami, but importante na lang, manalig ang mga taong bahay na kami, hindi kami apektado niyan, no? Basta kahit anumang umiikot na pera dyan, nakikita naman ng mga taong bayan na ang grupo namin talagang tapat sa aming tungkulin, na panagutin ang mga dapat panagutin dito sa illegal pogo na to. Opo, Yusek, bukod po dito sa kaso na isinampa kay Dismissed Mayor Alice Guo sa Capas Tarlac, do you have any update din po doon sa mga resolutions of other cases? Yes. And ano-ano po itong mga cases na ito? Malapit na, no? Ako, inaabang ako na lang ang release ng resolution doon sa qualified trafficking persons case ni Mayor Alice Guo tsaka ng kanyang mga co-respondent. Umaasa ako na ngayong araw na to malabas ang resolution at sana pabor sa pamahalaan ang laman ng resolution. And with that resolution, doon na rin po tayo magkakaroon ng final say kung saan po ba talaga dapat si Alice Guo na ma-detain. Tama po, Yusek? Ano, dito sa resolution na to, qualified trafficking in persons case to, no? Yes. So ito, initial filing nito would be in Tarlac. Kasi ang elements of the crime happen in Tarlac. Tapos malamang doon din ang ano, initial detention niyan. Pero pag-uusapan pa yan, ano? Kasi considering na high profile respondent tong si Alice Guo, tingin ko para sa amin sa executive, mas gusto namin na ma-detain siya sa NBI or sa PNP. Basta pag-uusapan na lang natin yun, na pag umabot tayo sa punta na yan. Opo. And una na daw po kinwestiyon ng DOJ kung bakit sa Capas inihain yung graft case kay Alice Guo. Sabi nga po ni Senator Francis Tolentino, naglabas na ng order ang Capas RTC para ilipat nga po ito sa Valenzuela RTC. Sang-ayon po ba ang DOJ dito sa sinabi ni Senator Tolentino? Hindi ko pa nakikita yung order na to, no? Pero kung sakaling totoo yan na pinalipat sa Valenzuela, edi mabuti, no? At least yung mga kaba natin na nasa Tarlac yung kaso ay na-address na, no? Pero sabihin ko lang na yung kaso din namin sa Tarlac, yung qualified trafficking persons, sinabi ko nga kanina na unang filing yan sa Tarlac dahil wala tayong choice, venue is jurisdictional, no? Pagdating dito sa criminal cases. But may pending na din naman kaming request sa Korte Suprema na ilipat ang venue ng kasong ito mula sa Tarlac sa NCR. Mm-hmm. All right, yun lang po muna. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras sa Yusek Nicolas T ng Department of Justice. Thank you. Sa iba pang balita, natanggal ang anit ng isang dalaga sa Cebu matapos kainin ng makina sa factory ang kanyang buhok. Pero hindi yan naging dahilan para panghinaan siya ng loob. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nakalbo ang buhok at kilay ng isang dalaga sa San Fernando, Cebu dahil sa aksidente. Ang nakakatromang karanasan, ibinahagi niya para magbigay inspirasyon sa iba. Production supervisor si Aileen Jean Brania, 26 anyos, sa isang planta na kanyang pinagtatrabahuhan. Ika-29 ng Enero, ang inakala niyang normal na araw lang sa trabaho, ay bangungot pala na babago sa kanyang buhay. Ay, chine-check po ako, tinitignan yung machine, tapos po ay nakatayo po ako and ayun po, baka po mahangin at may nakalabas po na buhok sa aking ulo. Tapos po ay nahagip dun sa isang shafting na may grasa. At natuklap po yung anit ko kasama po yung noo ko at kilay. 90% of my hair and scalp po ay natanggal. Sariwa pa kay Aileen ang buong pangyayari dahil may malay siya hanggang naisugod sa ospital. Sumailalim siya sa 3 skin grafting surgery kung saan kumuha ng balat sa kanyang kaliwang hita at nilagay sa kanyang ulo. The 3 to 4 months po is talagang darkness po talaga. Parang araw-araw po ay iyakan, araw-araw po talaga ay blaming, araw-araw po talaga ay pagsisisi sa nangyari, kung bakit nangyayari. Hindi na talaga nalabas ng kwarto. Talaga isolated na po yung isip ko na
wala na po talaga akong kwenta dito sa mundo. Walang plano si Aileen na kasuhan ng kumpanya dahil sinagot naman daw nila ang lahat ng gastusin para sa kanyang gamutan. Sa katunayan nitong June ay bumalik na ulit siya sa pagtatrabaho sa planta pero nilipat na siya sa ibang posisyon. Ang mga taong nagsusuporta po sa akin, yung nagbibigay sa akin ng ano to po, positibong pananaw sa buhay. Yung partner ko po ay talagang hindi naman po nasumuko po sa pagmamahal niya sa akin. Malaking tulong daw ang suporta at pagdamay ng kanyang pamilya, mga kaibigan at nobyo na si Chris. Napagtanto raw niyang hindi pa tapos ang misyon niya sa buhay. Kaya kasabay ng unti-unting pagbangon, ay nais niyang magbigay inspirasyon sa iba. Do the time and effort para po sa sarili nating kapakanan or personal growth po natin. Paano po tayo magiging masaya? Paano po tayo magiging maligaya at maging normal without any po na masasabi po ng iba? So, we need to go on with our life, be happy, and use our scars as our inspiration po. Si Aileen bukas naman sa posibilidad na sumailalim sa mga procedures para maibalik ang tubo ng kanyang buhok. Or either na lang po ay to lessen the scars and to fade the scars o ganun na lang po. Kapag wala po talagang pwedeng paraan na malagyan ng buhok ulit yung ulo ko. Mobile Journoyera Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, iba pang lugar sa bansa nakararanas na ng pagbaha dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong may international name na Bibingka at Habagat. Magiging rainy nga ba ang ating weekend? Alerto sa Canlaon Volcano, mataas pa rin daw ang posibilidad na itaas sa level 3. Hihingi po tayo ng update mula sa FIVOX. At Chris Aquino, kinumpirma na mismong uuwi na siya sa Pilipinas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Continue to learn so much from him. If there's one important lesson that he taught me, I think it's that when you're faced with a problem and you become or you get panicky and go in panic mode, he always says to go away and think first, because whatever your first decision will be will always probably not be the best one. Usually he tries to keep yung like one day of the week free. Pero ang gulo talaga ng schedule niya, so sometimes he'll just call us and say, hey, do you want to, you want to have dinner today, or do you want to have lunch? Like, wherever you can fit it in. Happy birthday, Pop. Please don't get too stressed out. Try and find some free time to go camping, or, I mean, camping might be hard now, but yeah, just wish he had more free time. I think my biggest wish for my dad in general is just that he stays himself, and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. Bob, happy, happy birthday. We all love you so much, and I hope you know we always will be behind you 100%.
lalong tumaas ang posibilidad na iakyat sa level 3 ang alerto sa Bulkang Canlaon. Ayon po yan sa Canlaon Volcano Observatory. Ito ay matapos umakyat sa 10,000 hanggang 11,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinubuga nito. Para sa update, makakausap po natin si Engineer Marie Andeline Quincha, ang resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, ma'am. Mm-mm. Kumusta po ang aktibidad ngayon ng Canlaon Volcano sa nakalipas na oras? So for yung 24-hour observation po natin, naka-record po tayo ng 17 na volcanic earthquake. Simula po yan kahapon ng alas 12 hanggang kaninang alas 12 din po ng madaling araw. Sa ngayon po, nasa alert level 2 pa din po ang Canlaon Volcano. Yung sulfur dioxide emission po natin kahapon ay na-measure po natin. Umabot po ito ng 10,880 tons per day po. With that po ba, ay may posibilidad na pumutok po ito anytime this weekend o hindi naman po? Yung atin pong binabantayan na parameters, ma'am, sa atin pong vulkan, ay hindi po natin masasabi no, kung kailan po talaga yung magiging pagputok po ng ating vulkan. Although yung atin pong namomonitor ay meron pong pagtaas ng aktibidad sa ilalim po ng vulkan. Engineer, oras po na itaas ang alert level 3. Ano po ang po pwedeng i-expect nating aktibidad na gagawin po ng vulkan? Posible po ba itong sinasabing magmatic eruption? Yes po, ma'am. No? Kung tayo po ay magtataas sa alert level 3, pwede po tayong mag-expect na meron na po tayong mga surface processes at may magmatic activity po ang ating vulkan. May dalawang scenario po tayong ina-expect kung magkaroon man po ng magmatic activity. Una po ay kung magkaroon po tayo ng lava flow, gaya po ito ng aktibidad po ng Mayon noong 2023. So kung maalala po natin, pumuktok po last year ang Mayon. Ito po ay nagkaroon ng mga lava flow. So isa po ito sa mga scenario na pwede natin pong kung saan pwede natin maihalin tulad po yung magiging activity po ng ating vulkan kung magkaroon po tayo ng magmatic eruption. Yung pangalawang scenario naman po ay if ever po na magkaroon tayo ng isang explosive eruption po, no, gaya po ng nangyari sa Taal Volcano noong 2020. Mm-mm. Engineer, kasi tama po ba na if ever, kung sakasakali po, ngayon lang po magkakaroon ng magmatic eruption dyan sa Mount Canlaon since 1902 dahil daw po yung mga aktibidad na nangyari doon ay phreatic or steam-driven eruption lamang? Tama po ito, ma'am, no? Yung pinaka-basis po na pagputok ng Canlaon na may involved po na magmatic activity ay 1902 pa po. So, kumbaga wala pa tayong monitoring po noon at ngayon pa lamang po tayo kumbaga nakaka-experience ng another na eruption kung sakasakali na may involvement po ng magma. Engineer, iaakyat na rin po sa 6 kilometer ang permanent danger zone sa oras na itaas nga daw po itong alert level 3. Pero ngayon pa lamang po, inirekomenda niyo po ba na mag-preemptive evacuation na ang mga residente doon? At kumusta naman po yung nagiging koordinasyon po natin sa mga LGU? So, pag umakyat na po tayo ng alert level 3, ma'am, no? Tama po kayo. Mag-extend po tayo ng ating danger zone up to 6 kilometers po dahil pwede po tayong magkaroon ng magmatic activity or lava effusion. Pag nagkaroon po tayo ng ganun at so yung hazard map po natin, no, umaabot po ng 6 kilometers yung high danger zone po pagdating po sa lava flow. Kaya po tayo po ay kung sakasakali mag-extend po up to 6 kilometers. Sa ngayon po, hindi pa naman po natin nire-recommend yung pag-evacuate po. Pero ito naman po ay, kumbaga nasa discretion naman po ito ng ating mga LGUs. Sa ngayon po kasi,
nagkakaroon po ng mga evacuation, lalo po sa may Canlaon side po, dahil may mga residente po tayo na nakatira within the 4-kilometer permanent danger zone. At sila po ay yung mga affected po ng evacuation sa ngayon. Tsaka kasi po, dun sa area may threat ng lava flow, sabi nyo nga po eh, no? Panghuli po, paalala na... Ang isa pa po natin, ma'am, na binabantayan din po, no, ay yung sulfur dioxide emission po kasi. So, mataas po kasi masyado yung sulfur dioxide emission ngayon po ng ating vulkan. Umaabot nga po siya ng 10,000 tons per day, no? So, kung may kukumpara po natin, para po siyang yung sa Taal po, nagkakaroon din po tayo ng mga ganong kataas po na sulfur dioxide emission din po sa Taal Volcano. So, naapektuhan po yung mga pananim po ng mga tao. And of course po, kumbaga, apektado din po yung mga health po ng mga taong nakakaamoy po ng ganitong levels po ng sulfur dioxide. Opo. Siguro po, paalala na lang po muli dun sa mga kababayan po natin, mga kapatid natin, lalo na po dun sa mga nakatira malapit sa paligid po ng Bulkang Canlaon. Yes po, ma'am. No. So, paalala po natin sa mga kababayan po natin na tayo po ay maging ready and maging vigilant, no. I-avoid po natin yung pagpasok po within the 4-kilometer permanent danger zone dahil at risk po tayo sa mga volcanic hazards. Gaya po ng pyroclastic density currents at mga ballistic projectiles po, mga rockfalls, mga ganito po. In case naman po na magkaroon na po tayo ng mga ashfalls, no, o yung mga pagputok po sa ating affected communities, yung pinapayo po natin ay mag-cover po ng ating pong mga bibig at ng mga ilong po, no, dahil ang ash po ay pwede pong maka-apekto sa ating pong respiratory system. Alright, on that. And, go ahead po. Yes po, ma'am, no? Also po, yung mga civil aviation authorities po natin ay ina-advise din po natin na huwag pong mag-fly across din po sa summit ng ating volcano dahil po pwede po tayong magkaroon ng mga sudden eruptions na hazardous din po sa ating mga aircraft. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. That was Engineer Marie Andelin Quincha, ang resident volcanologist ng Canlaon Volcano Observatory. Binaha ang ilang lugar sa Southern Luzon at Visayas dahil sa habagat na hinihila ng bagyong may international name na Bebinca. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Abot tuhod na ang baha sa Pandan Antique dahil sa pabugsubugsong ulan. Sa ibinahaging video ng netizen na ito kanina lang umaga, kahit hindi naman tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, pero dahil malakas, kaya binaha pa rin sa kanilang lugar. Ganyan din ang dinanas ng mga taga-Albay dahil abot na doon ang malawakang kaulapan ng habagat. Sa Camarines Sur, stranded ang mga motorista dahil inabot na ng baha ang mismong kalsada sa Del Gallego. Habang ang truck naman na ito sa Nara, Palawan, inanod na sa lakas ng pagragasa ng tubig baha. Ilan lang ang mga probinsyang yan ang sumasalo ngayon sa paglakas ng hanging habagat. Kasunod ng paghatak dito ng Severe Tropical Storm Bebinca na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Possible actually yung heavy to intense rains now within the next 24 hours in parts of Mimaropa as well as Western Visayas. Tapos yung ilan pang bahagi po ng Southern Luzon, Visayas, and then Mindanao, meron din tayong asahang mga kalat-kalat na ulan. And minsan malalakas pa rin po ito. Huling namataan ang sentro ng bagyong Bebinca mahigit 1,000 kilometro sa kalupaan ng extreme Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, sa tinatahak na direksyon ng bagyo, papasok ito sa PAR ngayong hapon o gabi at papangalan ng Ferdy. Pero dadaplis lang daw ito sa dulong kanto ng PAR kaya walang nakikitang landfall scenario. Pero una na rin sinabi ng ahensya na kahit malayo sa lupa ang mata ng bagyo, magpapaulan pa rin ito dahil sa pinalakas na habagat at buntot o trough ng Bebinca. Ang daily forecast, susunod na tatlong araw, meron tayong possible na 100 to 200 millimeters over Occidental Mindoro, Palawan, Antique. Tapos merong around 50 to 100 millimeters na forecast na daily rainfall within the next 3 days sa rest of Mimaropa, sa Bicol region,
Rest of Visayas, and then Zamboanga Peninsula pa rin. Muli namang pinaalalahanan ng PAGASA ang publiko na maging handa sa susunod na linggo dahil mas lalo pang tumataas ang posibilidad ng bagong sama ng panahon na mabubuo sa loob ng PAR next week. Based on sa aming latest threat potential forecast, may possible na after nitong si Bagyong magiging Ferdy, ay merong mabubuo na panibagong weather disturbance sa loob ng PAR dito sa may Philippine Sea. Sa ngayon, pinaghahanda na rin ang mga residente ng Metro Manila. Asahan na raw kasi ang malalakas na bugso ng ulan sa Sabado at Linggo. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Malaking bahagi ng bansa ang posibleng makaranas na ng mga pag-ulan habang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bebbingka. Para po sa update, makakausap natin sa linya ng telepono si PAGASA Weather Forecaster Ana Clorin Horda. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Ana. Magandang tanghali din po ang nila. Ganda sa ating mga taga-subaybay. Miss Ana, nasaan na po ba itong Bagyong Bebbingka at kailan po natin aasahan na papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility? Ito pong bagyong si Bebbingka ay huli po natin namataan sa layo 1,500 kilometers silangan na extreme northern Luzon. At inaasahan natin na papasok ito na ating PAR mamayang hapon or mamayang gabi at tatawagin po natin itong bagyong si Ferdy. Just to clarify lang po, no, tama po ba na pagkadaplis ng bagyong Bebbingka ay may isa pa po tayong sama ng panahon na aasahan sa susunod na linggo? Yes, tama ho kayo, no? So dahil nga dadaplis lang or saglit lang itong bagyong si Bebbingka po sa ating area of responsibility, ay meron naman ho tayong panibagong sama ng panahon or sirkulasyon na nakikita na hindi po natin nare-rule out yung possibility na maging bagyo din po by next week. Kaya po patuloy nating pinapayuhan yung ating mga kababayan na mag-monitor po sa mga update na lalabas ng PAGASA dahil kung magkakaroon po na tayo ng panibagong sirkulasyon or panibagong sama ng panahon by next week, ay magtutuloy-tuloy po yung epekto ng habagat, lalo na po dyan sa may Mimaropa area and Visayas and some parts of Mindanao. Miss Ana, para po sa kaalaman po ng publiko, may kinalaman po ba ang pagpaparamdam ng La Niña kung bakit mas maraming ulan po ang bumubuhos tuwing may habagat o bagyo? Yung mga ganitong scenario po natin ay normal po kapag meron po tayo mga tag-ulan or kapag nasa tag-ulan po tayo. So usually po kasi kapag nasa tag-ulan po tayo o panahon po ng habagat at kapag meron pong bagyo ay na-enhance o napapalakas niya po talaga yung habagat. Kaya madami mga pag-ulan din po yung ating natatanggap. At yung La Niña po natin, monitoring po tayo, 71% po yung chance na mapunta po tayo sa La Niña phase or La Niña condition po, lalo na po towards the end of the year. Alright, maraming salamat po sa inyong oras sa PAGASA Weather Forecaster, Ana Clorin Horda. Pag-unlad ng mga magsasaka at sektor ng agrikultura, yan ang birthday wish ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, namahagi rin siya ng tulong sa mga kapatid nating magsasaka sa Nueva Ecija. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Panibagong tulong ay pinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, kasabayan ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Inilunsad ngayong araw sa Gimba, Nueva Ecija, ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programang na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan. Na magagamit sa pagbili ng bini ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Aabot sa 60,000 piso kada ektarya ang maaaring utangin sa ilalim ng agripuhunan. Bukod dito, makakukuha rin ng mga kwalipikadong magsasaka ng 8,000 pisong alawan sa loob ng 4 na buwan o katumbas ng 32,000 piso sa tulong naman ng Pantawid Program. Kabilang sa makikinabang ang mga farmer na nagsasaka ng hindi bababa sa 1 ektarya pero hindi tataas sa 2 ektarya ang lupain. Kailangan wala rin silang existing na utang sa anumang formal na lending services. Bukod dyan, ipinangako naman ni PBBM na bibilhin ang mas mataas na presyo ng National Food Authority ang ani ng mga magsasaka. At pagdating naman ng anihan,
ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. Magsilbi raw sana itong puhunan para hindi nakapusin ang mga magsasaka na anya'y mahalaga ang papel sa pagtitiyak ng food security. Hindi lang mga magsasaka ang hahatiran niya ng good news ngayong araw. Sabayan daw ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. At ang kanyang birthday wish, magpatuloy ang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang bukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Magkakaroon na ng direct flight mula Pilipinas hanggang France kung saan ang City of Love na Paris. Nakaschedule daw ang flight tuwing Martes, Huwebes at Linggo. Kung bibigyan ka ng 2 plane ticket papuntang France, sinong isasama mo? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ate ko po. Bakit? Kasi po siya po palagi ka-banding. I think I'd like to go with my mother. I think pangarap kasi niya makapunta sa ibang bansa. Po, ate ko po, para makapasyal din kaming dalawa at makapag-banding po. Para makabawi po sa mga kasalanan ko sa kanya. Ano po, nanay ko po, sir. Bakit, sir? Kasi, sir, yung nanay ko, ano po, di pa po niya naranasan mag-travel, pero gusto niya mag-travel ng, ano, sa Pilipinas lang, or saan man. Yung anak ko po, lalaki. Para po may bonding moment po kami. Yung bunso ko po kapatid. Bakit siya? Mas close ko po siya kaysa sa bunso. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalubay sa pananghalian. Sa dreamy backdrop na ito sa Roma, Italia, sina Mimi Ya, L.A. Aguinaldo at Sofia Pablo with yours truly para sa Emily in Paris Season 4 Part 2 Red Carpet Global Premiere. Pinch me, we're dreaming mga kapatid. Nandito na nga tayo ngayon sa red carpet ng Emily in Paris, este in Rome. At talaga naman ngayon, ano, daan-daan mga fans ang nag-aabang para syempre sa mga bida sa much-awaited part ng Season 4 ng Emily in Paris. Dito yan sa mas moderna cinema sa Roma. Si Mimi Ya, di makapaniwala na from her humble beginnings, ngayon, rubbing elbows na siya globally para i-represent ang Pilipinas sa grand premiere na ito. Sobrang thankful ako and honored kasi ang rami-rami naman pwede ipadala dito, Miss Emily. Napili ako ng Netflix. Always grateful for all the experiences. Thank you, thank you.
Pagpasok ng Casa Red Carpet, all eyes on Emily played by Lily Collins na nag-ala golden statue in her gold Schiaparelli gown. President syempre ang buong cast at dumating pa ang Netflix CEO na si Ted Sarandos. Bago ito, eksklusibo nating naka one-on-one ang buong cast. At dahil nga Christmas setting ang simula ng part 2 ng season 4, in true Pinoy fashion, nakatanggap si Lily ng Capiz Parol ornament mula satin ngayong Setyembre pa lang. Merry Christmas from the Philippines. Oh my God. This is like a local shell. Capiz from the Philippines. Oh my God, yes, I love that. Christmas is my favorite. Eh, ano na nga ba ang kahantungan ng relasyon ni Emily at Chef Gabriel this season? I don't know what it is anymore. Yeah. Yeah. I've stopped, yeah. It's, what is it? I don't know. What is this mess? Abangan din ang iconic lines at outfits and power boss ni Emily na si Sylvie. We're creating. It's like, we have all the codes now. It's like really easy for us to get into it. For everybody, I'm not talking about actors only, but you know, set designers, costume designers, makeup artists, we know it's Emily. There's sort of a, you know, mark, a trend. Kung sa mga unang season, tampok ang France, ngayon naman, bibida rin ang Roma, Italia. I think the 5 episodes explain why we're going to Rome, but but it's an amazing place in Europe that Darren wanted us to be able to come and explore, and it's a fashion capital, and it's, you know, it makes sense that Emily would come here. I hope it inspires a sense of travel. Showing na ang Emily in Paris season 4 part 2 sa Netflix. Like you guys and ito pa. Sino nakakamiss kay Queen of Talk Chris Aquino, guys? Ito na ha. Uwi na siya dito sa Pilipinas. May mga detalye tungkol diyan at sa iba pang showbiz news sa report na ito. Personal na nagkaharap sa Department of Justice sina Sandro Mulak at ang mga inireklamo niyang GMA independent contractor na sina Jojo Nones at Richard Cruz na naghain ng kanilang counter affidavit. Galit, siyempre. Umiyak siya sa loob. Yun, so, pinalabas muna yung kabila. Hindi naman daw inaasahan ng kampo ng dalawa na a-attend si Sandro. Sa kanilang kontra sa laysay, giniit nina Nones at Cruz na walang basihan at malisyoso ang aligasyon ng aktor. Kaya hiling nila, ibasura ng DOJ ang isinampa ni Sandro na kasong rape with sexual assault at acts of lasciviousness. Submitted for resolution na ng DOJ ang reklamo dahil hindi na raw magsusumite ng reply affidavit si Sandro. Kinumpirma ni Chris Aquino ang pagbabalik niya sa Pilipinas. Nag-desisyon daw siyang umuwi ng bansa para masimulan na ang kanyang chemotherapy. Magiging laban na rin daw kasi ito na protektahan ang kanyang vital organs. Sa pinost naman ng fanpage ni Chris itong Webes, makikita siyang nakasakay na sa eroplano. Matatandaan na matagal na siyang nagpagamot sa Amerika para sa kanyang autoimmune diseases. Ibinahagi naman ni Riza May Dizon ang kanyang unang araw sa FEU High School. Nagpatalon-talon pa nga siya sa saya, kasamang ilang kaklase. Full support naman ng Dabarcads. Sabi ni Miles Ocampo, excited na siya for Riza. Comment naman ni Alan K, tandaan lang ang kanyang sinabi. Pero kung ano man yan, natawa na lang si Riza. Mapapanood na sa bagong time slot sa TV5 ang Will to Win. Simula September 16, araw ng Lunes, magsisimula ng programa mula alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Ibabalik na rin ang game na Hep Hep Hooray! Madaragdagan na rin ang iba pang games para mas marami pang manalo ng papremyo. Alright, eto na mga kapatid. Happy weekend sa inyo. Makakalamyerda na tayo. O diba, but keep safe dyan mga kapatid. Yan muna latest sa showbiz mula rito sa Rome, Italy. Back to you guys dun sa studio. See you next week. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunzad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.